Ang sabi ni Apostol Pablo, tungkol sa akin ako'y ibinuhos na tulad sa inuming handog at ang panahon ng aking pagpanaw ay dumating na. So itinulad niya yung kanyang sarili bilang isang parang drink offering. Talagang, ano yung drink offering? Parang alam ko rin, drink offering. Ibubuhos mo yung alak doon sa apoy. Yung mga practice na mga reliho ng panahon na yan. Pero mga Kristiyano, walang ganyan. Na para siyang drink offering na iaalay na. Ibig sabihin, mamamatay na siya. Sa ikalawang Timoteo 4:7, tuloy natin. At dito nga niya nasabi na, nakipaglaban ako ng mabuting pakikipaglaban. Natapos ko na ang aking takbuhin. Iningatan ko ang pananampalataya. Siningatan ni Pablo ang kanyang pananampalataya hanggang sa wakas. At yan mga kapatid, nakikita na niya na hindi na siya makalulusot sa kamatayan. Maraming beses siya iniligtas ng Panginoon sa kanyang mga paglalakbay, sa kanilang mga pangangaral. Iniligtas siya sa pagkamatay, sa pagkabugbog, pero bagamat nabugbog din siya. Pero palagi siya nakakalusot sa mga panganib. Pero this time, mga kapatid, nung isulat niya yan, parang nagpapaalam na siya kay Timoteo. Sabi niya, tapos na ang lakbayin ko. Nakipaglaban na ako ng mabuting pakikipaglaban. Napakagandang eksena. So, sa atin mangyayari yan, na alam natin papalapit tayo sa kamatayan. At masasabi natin sa ating sarili, kahit sa ating sarili na lang, sa harap ng Diyos, na nakipagbaka tayo ng mabuting pakikipagbaka sa ating pananampalataya. Iningatan natin ang ating pananampalataya hanggang sa mga huling sandali ng ating buhay. Yan ang gusto kong makita ninyo, mga kapatid. Na ang pananampalataya natin ay dapat ipaglaban natin hanggang sa malagutan tayo ng huninga. Sapagkat hindi kasawian, maaaring sa tingin ng iba, minalas ka o nasawi ka, nalamatay ka sa naninindigan ka sa pananampalataya at ang pagkamatay mo masyadong bahilente gaya ni Apostol Pablo. Ibig nga ninyo yung description ng kasaysayan. Hindi ko alam kung saan nila nakuha yun. Pero hanapin ninyo, meron ganun. Tatlong beses tumalbog ang ulo niya nung ipugutan na siya. Ito pa sabi niya, kahit mula ngayon ay nakalaan na sa akin ang putong ng katwiran na ibinigay sa akin ng Panginoon na tapat na hukom sa araw na yun. At hindi lamang sa akin, kundi sa lahat din naman ng mga naghahangad ng kanyang pagpapakita. Di ba napakagandang eksena yan? Kung sa iyo mangyayari yan, kung sa atin mangyayari yan, na masasabi mo, nakalaan na sa akin ang putong ng katwiran. Ano yung putong ng katwiran? Putong crown. Crown of righteousness. Simbolo yun, ikaw ay gagantimpalaan ng Panginoon. Talagang ililigtas ka niya, bibigyan ka niya ng kaluwalatian. Putong crown. Di ba? Crown ng katwiran. Ano ba yung katwiran? Gospel. Sapagkat ang ebanghelyo, nandiyan ang katwiran ng Diyos. Katwiran yung ano yan, yung kung paano ka magiging karapat-dapat sa Diyos. Yung nakapaloob sa katwiran. Katwiran ng Diyos eh. At ang sabi rito, yung putong ng katwiran na yun, ito maganda rito, mga kapatid. Yung putong ng katwiran na yun na ibinigay ng Panginoon kay Pablo ay ibibigay rin. Kanino? Sabi rin, sa lahat din naman ng mga naghahangad sa kanyang pagpapakita. So, kasama tayo dyan. Kung tayo'y naghahangad ng kanyang pagpapakita, ang mga tunay na Kristiyano na talagang nananampalataya, ang hangad nila, ang talagang gustong-gusto nilang mangyari ay magpakita na ang ating Panginoong Jesucristo. Dapat nandun tayo sa kategorya niyon na talagang buong loob natin, nakahanda tayo sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi lamang tayo nakahanda, kundi talaga hinahangad natin yun. Hindi ba may mga talata dyan doon sa Pilipos din, no? Pero hindi natin madadaanan yan. Pero matatandaan yan sa Pilipos chapter 3 na binanggit yan at na tayo naghihintay mula sa langit ay hinihintay natin ang pagpapakita ng ating Panginoon sa Kristo. Yun talaga mga Christians, mga kapatid.
Kaya nakakatagal sila. Natitiis nila, isipin mo nga. Natitiis nila yung bilangguan, natitiis nila yung mga masamang kalangkayan. Ayaw nila ipagpalit ang kanilang pananampalataya sa pagkain, sa pera, maging sa buhay dito. Ayaw nila ipagpalit yan sapagkat alam nila na putong ng katwiran, crown of righteousness, ang ibibigay sa atin ng Panginoon. Kapag tayo nagtagumpay na natili sa ating pananampalataya hanggang sa wakas.